Okay, so it's me, Coach Base, at meron akong bagong naisip na strategy para dito sa channel na to. Pero syempre, tagal nyo akong di nakita na naman. Kada 3 weeks, no? Ang hirap kasi, I mean, pag madami kang ginagawa, hindi mo talaga malulugaran. Ganun kasi kapag may pangarap sa buhay, yung mga sideline niya, literal na sideline lang. Diba? Anyways, the point is, gusto ko rin mag-generate na medyo malaking income dito. Maganda naman kitaan dito, kaso tingin ko may mas ibubuga pa to eh. Ito channel na to. So, ngayon, hindi ganon busy. So, marami akong oras para dito. Kaya, I think, maaabangan nyo ako every now and then. Makikita nyo yung mga videos ko. By the way, lahat kayo, ito ang pinakamabibigay ko suggestion sa inyo. Lahat ng mga question na ilalagay ninyo about sa attraction, about charisma, about red pill, about woman, any questions, ilagay ninyo sa comment section ng YouTube. Comment kayo dyan. Sasagutin ko yan sa mga next videos. Hindi nyo na ako kailangan sundan pa sa FB, hanapin pa ako sa ano para lang masagot ko yung mga questions nyo na gawan ko ng video. Hindi. Lahat ng questions na ilalagay nyo dyan, as long as interesting at gusto kong gawin topic, kapag yung question mo yung napili, yan yung gagawin kong video. Okay? Deal? So, lahat na may mga questions, go ahead. Samantalin nyo na to dahil next day makikita nyo ako sunod-sunod ang upload ko dito. Gagawa tayo ng malaking pera dito. Wala nang hipokrituan, guys. I need money. And you need money as well. Hindi tayo pwedeng mabuhay na puro YouTube. Attraction lang. Diyos ko, mamamatay kayo na mga ganyan. So, all you need to do, guys, is just to write down your question. Ilagay nyo dyan sa YouTube, sa comment section. Babasahin ko at yung comment nyo na yan, yan yung mismo gagawin nating content sa next video natin. Okay? Hopefully, nagkakaintindihan tayo dyan. Anyways, diretso tayo dito sa first question. I mean, sa first topic natin. Paano maging attractive gamit ang mentality na ito? Okay. Ano bang mentality ang gusto kong i-discuss today? Simple lang. I just want you to have this non-validation mentality. Okay, you will ask me, what the hell is that non-validation mentality, Coach? At paano mo nasabing attractive ang merong non-validation mentality? Ang non-validation mentality kasi, ito yung tipong hindi ka humahanap ng kahit anong uri ng approval mula sa ibang tao. Hindi lang ito attractive sa babae. Attractive din to sa mga katrabaho, sa mga ka-schoolmates mo, or kahit sa mismong boss mo. I mean, di ko naman sinasabi na yung boss mo mai-inlove sa'yo kung pareho kayo lalaki. That's not my point. My point is the attraction. Mas mataas ang charisma level na mararanasan mo kapag meron kang non-validation mentality. Ano to? Una, ang non-validation mentality, ito yung hindi ka nagre-rely sa approval ng iba. Hindi ka nang hihingi ng approval ng iba para lang masatisfy ka at maging komportable ka at mahalin ang sarili mo. The point is, example, meron kang babaeng nagugustuhan at nasa dating stage pa lang kayo. Ngayon, ang inaabangan mo yung salitang oo para maging kayo. Kunyari, yeah, of course, nasa dating stage kayo tapos gusto mo maging kayo. Ano ang hihingin mo? Anong hahanapin mo? Ano ang gusto mo? Of course, gusto mo ng kanyang approval para magkaroon kayo ng relationship. Ayun yun. Sa Pilipinas, lahat ng mga nagkakaroon ng relasyon, most of them, actually 90 or 95% of Filipino men ay nagkakaroon ng relationship sa ganong way. Na hihingi sila ng approval sa girl, na sasagutin sila, maliligaw sila na matagal, mukha mo na silang tanga ng ilang buwan, ilang taon. May mga ganun eh. Meron pa nga naliligaw 5 years eh. Di ba? Ang panliligaw kasi, decision nyo yan eh. Pero para sa akin, pag nanligaw ka, mukha kang tanga pre. That's it. Mukha kang tanga pag nanligaw ka. I mean, kung kahit gaano kaganda yung chick, kahit gaano kaganda yung girl, kung sasabihin mo sa akin na ligawan ko siya, oh my God, wag na. Okay lang. Wag na lang. Magpasagasa na lang ako. I mean, never, never, ever na mag-i-step down ka or i-step down mo yung level mo para lang hingin yung approval ng iba. O kahit ng chick na kadate mo ngayon. So the first thing, dapat meron kang non-validation mentality. Ano to? Para iwas needy. Para hindi ka needy masyado. Para hindi ka wow sa pag-ibig.
At ano ba ang ipapalit mo sa non-validation mentality? Ito yon, kailangan mo ng boss. At ang approval na boss na ito, ito lang yung kakailanganin mo. Sinong boss ba yung tinutukoy ko? Ikaw, ang sarili mong boss. Inside your head, mag-imagine ka ng isang lugar kung saan merong meeting place at yung sarili mo nandun siya, yung personality mo nandun, yung pagiging funny mo, nandun, meron silang kanya-kanyang itsura. Pero merong main boss doon sa gitna. At yung main boss na yun, yun yung subconscious mind mo. Okay, to tell you this, it's subconscious mind. Kung nag-aaral kayo ng red pill, I think that's good. Pero mas maganda rin, pag-aralan nyo din yung subconscious mind because it works. So, sa subconscious mind, makikita mo yun. Para siyang boss, main boss. At ang approval ng main boss na ito, ito lang ang susundin mo. Kung ano ang decision ng subconscious main boss na yan, yan lang ang susundin mo. Yung main boss mo na yan, inside your head, ikaw din yan. However, yan yung subconscious, logical, realistic mind mo. Yan lamang ang susundin mo. Huwag yung sasabihin ng babae, huwag yung sasabihin ng... I mean, natural, kung ang sasabihin ng polis sa'yo is, pakita mo lisensya mo, natural, ipapakita mo yung lisensya mo, di ba? I mean, gamitin nyo rin yung common sense nyo. Pero ang tinutukoy ko lang, hindi nyo kailangan ng approval ng ibang tao para lang maging masaya, satisfied at kontento kayo. Ano ibig mo sabihin sa akin? Kapag sinagot ka ng isang magandang babae, naging kayo, masasatisfied ka, makakontento ka. Tanga. Hindi ganun yun. Hindi yung nag-work sa ganun. Tanga ka kung ganun ka mag-isip. Ang pinaka-approval na kailangan mo yan, sarili mo lang. Kung tatawagin nyo ako, masyado ka naman delusional coach, masyado kang selfish. Selfish na akong selfish. Pero at least yung satisfaction na gusto mong mangyari ay hindi mo makukuha sa iba, kundi makukuha mo lang sa sarili mo. Alam mo kung bakit hindi mo kailangan kunin sa iba yung satisfaction na hinahanap mo? Simple lang. Kasi may chance na yung satisfaction na yun at yung contentment, approval na yun, hindi nila ibigay. At ang tanging makakapagbigay lang ng approval sa sarili mo ay walang iba kundi ikaw. Maging masaya ka, makontento ka kung sino ka, abutin mo yung mga nais mong abutin, magkaroon ka ng mga achievements, maging masaya ka, and that's it. You just need your own approval. And believe me or not, yung mga ganong klase ng tao, sila yung mga tunay na alpha males. Dahil hindi nila kailangan ng leadership ng iba, hindi nila kailangan ng sasabihin ng babaeng, sige, tayo na. Hindi nila kailangan ng ganon. They don't need that shit. They don't need that happy compliments. Ang pogi mo, ang galing mo, they don't need that shit. All they need is the approval of their own subconscious mind. Kung yung subconscious mind mo hindi siya natutuwa sa'yo dahil sa katangahang binagagawa mo, then that's it. You need to change your mentality. You need to change your sequence. All you need to do is your own approval. And by that style, you will become an alpha male. And you know the fact, alpha male is the most attractive human beings sa universe. Sobrang attractive ng alpha male. At wala kang ibang magagawa kundi maging alpha male. Hindi mo kailangan ng leadership ng iba. Ang kailangan mo, sarili mong leadership. If you want to become an attractive guy or an attractive person, you need your own approval. Para sa mga real men, oh nga pala. Yeah, just write down your question dyan sa YouTube. Aabangan ko yan. Huwag kayong mag-alala. Promise, gagawin ko ng content yan. Question lang kayo dyan sa comment section. You know, para sa mga real men, thanks for watching.